kumusta mga kasuki? Good morning po sa inyong lahat. Long time no see tayo, no, sa ating pag-video. Yan. So, nagkaroon lang tayo ng mga konting problema. Nung mga nakaraang araw, nagka-problema yung linya ng aming PLDT. Kaya, hanggang ngayon naman, problema pa rin naman. Pero may nabuti ko na yun nga, no, mag-vlog na or mag-video na tayo dahil nga, nalalapit na or road to 10k subscribers na po ang aking channel. Maraming salamat po mga kasuki sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan. At dahil nga malapit na tayong mag 10k, no, malapit nang mag 10k subscribers ang aking channel, handog ko po sa inyo, ayan, ang isa na namang kumikitang kabuhayan. Ayan. So ang video natin ito ay tungkol na naman again and again sa nagpapa. So, ang video natin ay, sobrang puti ko naman sa video ito. So, ang video natin ito ay tungkol pa rin sa paggawa ng dishwashing liquid soap. Ayan. So, dahil nga napakaraming mga nag-i-inquire, no, nahihiya ako na mag-reply sa inyo, no, na dito ko binili yung kit na ito, no, dun sa Lazada. Tapos, pag pinupuntahan ko yung seller, lagi siyang walang stock. Ayan. So, dahil nga, nagsa-celebrate tayo ng 10k subscribers plus happy 100k views na rin, no, sa dishwashing liquid soap, no, sa paggawa ng dishwashing liquid soap. Handog ko po sa inyo, no, kami po ay lumuwas ng Maynila para maghanap ulit ng panibago na kung saan pwede kayong bumili ng isang kit. Ayan. So, kung makikita nyo, meron ako dito. Ayan. Isang kit ito, pa-flash ko na lang sa screen. Ayan, so pa-flash ko na lang sa screen. Isang kit yan, no? One-stop shop din ito. Ayan. So, siya ay, yung shop na ito ay sa Everlight Chemicolor Enterprises. Ayan. So, siya ay matatagpuan, yung shop nila or yung store nila ay matatagpuan sa 461 Clavel Street, Barangay San Nicolas, Binondo, Manila. Ayan. So, start na tayo. Huwag namang paligoy-ligoy. Yung kanilang kit ay nagkakahalaga ng 300 pesos isang kit. So, bumili ako ng dalawang kit, isang lemon, isang kalamansi. At nagulat ako dahil yung kit nila ay good to make 15 liters daw. Ayan. So, check natin ngayon, 15 liters, no? Nakita ko yung kanilang procedure. Nakalagay nga dito, maglagay ng 14 liters ng tubig. Ayan. Tapos, sa isang malinis na timba. Ayan. Tapos, sunod-sunod na. So, yung procedure dun sa seller ng Lazada plus yung procedure dito sa bagong shop na aking binilhan ng kit, pareha sila ng procedure na tubig plus SLES. Ano ba itong SLES? Ito yung gel, no? Ito yon. Sodium lauryl S. Basta yun na yun. Basta yun, SLES. Yan, yung gel na yon. Yun yung una nilang kinocombine. At dahil nga, nakasubok na ako ng ganung procedure, mas preferred ko pa rin gamitin yung procedure ni Mom Cares. At yan nga ang gagawin ko sa araw na ito. So, start na tayo. Gagawa tayo ngayon ng kit na ay ng isang timba ulit na sabon, no? Na ang yield daw nito ay 15 liters, no? So, gagawa tayo ngayon ng dishwashing liquid soap na kit naman ni Everlight. Yan, so si Everlight, eto yan. So, yan ang pangalan ng kanilang shop, Everlight, no? Siya po ay matatagpuan sa address nila sa Manila. Ayan. So, sa San Nicolas, Binondo, Manila. Ayan. So, start na tayo. Adjust natin itong ayan. So, para nakikita nyo. Ayan. So, sa nakikita nyo, ayan, walang laman yung ating timba. At ang gagawin nating procedure ay yung procedure ni Mom Cares. Kaya makinig po kayong mabuti. Ano ba ang procedure ni Mom Cares? Gagamitin natin siya. Una ay itong gel. SLES na gel. Unahin natin to. So, ito po yung may i-offer ko sa inyo na pinakamagandang procedure. Ayan. Wait lang. Iusin natin yung ating lightning. Ayan. Para mas malinaw nakikita nyo. So, sa procedure natin ay ito. Unahin natin ilagay itong gel. Ayan, buhos lang natin itong gel. Ayan.
kung interesado po kayo na subukan yung kit na ito, no? Eh, ilalagay ko na lang po sa description box yung address, contact number, at yung pangalan ng shop na ito. At kung magkano rin po yung kit na ito. Ayan. At doon naman po sa mga malalayo, no? Eh, nag-offer din po ako, no? Kung gusto nyo lang naman po, no? Na, kunyari ay wala kayong time na pumunta pa sa Manila, no? Eh, pwede rin naman po na i-resell ko itong kit na ito para mas mabilis po or mas madali yung access papunta sa inyo. And so, bala ko po na mag-resell. Ipo-post ko po ito sa aking Shopee Shop. Lalagay ko rin po yung link ko sa baba. Ayan. So, napakamahal na pala ng pamasahe ngayon, mga kasuki. Grabe. So, nagpasama ako sa aking hubby. Ang pamasahe pala ngayon, minimum sa tricycle ay 30 pesos at isa lang ang pwedeng sumakay. Ayan. So, palabas pa lang ay 30 pesos na isang tao. Tapos, papuntang Manila, alam nyo na kung anong mga sasakyan. Ayan. So, bus ang aming sinakyan. So, next natin, no? Una ay yung SLES gel. Ayan. So, sa bote siya nakalagay, no? Mamaya na lang natin siya sisimutin. Ayan. So, ang gagawin natin, lagyan natin to ng tubig mamaya para masimot natin. So, nakalagay na dito sa timba yung SLES na gel type. Isusunod naman natin itong sodium chloride, ayan, or yung asin, ayan. So, ito yung industrial salt, no? Kung tawagin. So, ang gagawin natin, yung kalahati nitong sodium chloride ay ilalagay natin dito kasama ng SLES na gel. So, pagpasensyaan nyo na mga kasuki, no? Kung medyo matagal yung ating video kasi gusto ko ay yung step by step, no? So, eto na, ilalagay na natin yung kalahati. Ayan. Lagay natin yung kalahati dito. Boost natin. Ayan. Tapos, yung kalahati naman, no? Ay, dahil nga meron tayong 14 liters na tubig, no? Yung konti ng tubig, no? Sa 14 liters, bawas tayo ng tubig. Tapos, dito natin ilagay or ihalo yung kalahati ng asin. Ayan. So, ibaba muna natin to. Boost natin dito yung sodium chloride. Ayan. So, dyan natin siya ilagay, yung kalahati. Ayan. Sa mga nagtatanong, sa mga nagdaang video, ang tubig po na pwedeng gamitin ay yung mga tawag dito. Yung mga tubig po na, yung mga nabibiling tubig. So, gaya nga po ng mga mineral water, ng mga filtered water. So, yung mga malilinis na tubig, puwera lang po yung galing sa gripo, yung direct na galing sa gripo. Yung mga filtered water, pwede po yun. Huwag lang po yung direct na galing sa gripo. Bawal po yun. So, sana po ay nasagot ko yung inyong tanong, no? Ayan. So, ang tubig na gagamitin, pwede po yung nabibili natin ng galon-galon. No? Pwede rin po yung mga filtered water. Ayan. So, para siguruhin na walang contaminants yung ating water na makaka-apekto sa ating produkto. So, again, gamit ko po itong millionaire stick. Ayan. So, nabili po ito sa Mom Cares, no? Hanggang ngayon ay gamit pa rin. Itong millionaire stick ay sa mother ko po. Kasi yung ganito namin ay na-misplace na, no, nawala. So, hiniram ko na lang muna ito para every time na mag-video ako about sa dishwashing liquid soap, ito po yung gamit-gamit ko. So, ayan. Yung kalahati ng asin ay gusawin nyo lang po dito sa ibang part ng tubig. Ayan. So, set aside nyo lang po muna ito. Ayan. Set aside nyo lang muna yan. Tapos, balik na tayo doon sa ating pag-mix. So, ito yung timba natin. Ang laman nito ay SLES gel plus yung kalahati ng sodium chloride. So, i-mix-mix lang po natin ito. Ayan. Kapag gumagawa po kayo ng dishwashing liquid soap, mas ina-advise ko po na
unang yung i-mix yung salt plus yung gel, no? Para mas madali pong malusaw kapag nag-a-add na tayo ng water. Again, no? Yung video po natin ay hindi po ito sponsored. Ayan. So, ang mga kit po na ginamit ko ngayon, binili ko kay Everlight. So, hindi po ito sponsored, no? Kaya, gusto ko lang po na magbigay kaalaman sa inyo kung saan pa pwedeng bumili ng mga dishwashing liquid kit. Ayan. So, kung nais nyo po na magkaroon ng maliit na pasimula, no? Again, yung kit po ay mabibili kay Everlight sa halagang 300 pesos. Ayan. So, again, ilalagay ko po sa description box yung full address, contact number, no? At yung halaga ng kit. Ayan. Para kung sakasakali ay pwede po kayong magpunta roon, bumili ng inyong pang negosyo package. Ayan. So, paano nyo po ba malalaman kung okay na yung pag-mix nyo ng gel at saka ng salt? So, makikita nyo po na parang foamy na siya, no? Yung parang alsado na yung ating gel. Doon nyo po yun makikita na pwede na. So, again, meron na po tayo dito nakatimbang na tubig. Yeah, ito po yung ating tubig. So, ito pong tubig na ito ay hindi siya Wilkins. Ito po ay yung nabibiling tubig lang, yung mga nakagalon-galon. Ayan. Yung nabibili po nating 30 pesos, isang galon na tubig. Ayan. Isang container. So, yun po yung tubig na ating ginagamit. So, eto na nga po. Start na tayo, no? Mag-add na tayo ng tubig. So, unti-unti lang po, no? Huwag natin lahat ibubuhos. So, ayan. So, stop muna tayo. Unti-unti lang yung pag-a-add ng ating water para madaling ma-dissolve or madaling malusaw yung ating mixture. Again, mga kasuki, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo po sa aking channel. Ayan, road to 10K subscribers na po yung aking channel. Maraming salamat po sa inyo. At dahil po sa inyo, no, walang sawa po ako magpapasalamat at gagawin ko po ang lahat para ihatid sa inyo ano pa ba ang mga pwede kong ibigay kaalaman sa inyo, no, sa panahon ngayon na pandemic, no, kailangan po talaga natin ng extra income. Ayan. So, kailangan tulungan po natin yung ating mga asa-asawa, no? No, tumulong po tayo para makaraos tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan. So, unti-unti lang po yung pag-a-add ng water. Ayan. Unti-unti lang po. Tapos, isang stroke lang po muna tayo para maiwasan po natin yung masyadong mabula. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, lumapot na yung ating mixture. Ibig sabihin, incorporated na yung tubig sa ating gel. So, pwede na ulit tayong mag-add ng water. Oops. So, mabilis na na-absorb yung water na. Mabilis malusaw yung ating gel. SLES gel. Napakaganda po ng procedure na ito. So, sundin nyo lang po yung ating procedure. Napakadali lang po. Ayan. So, lagay po ulit tayo ng tubig. Pag nararamdaman na natin na lumalapot na yung ating mixture, add lang po tayo ng add ng water. Kaya mahalaga po na na-prepare na natin yung tubig na kakailanganin. So, dito nga po, no, 14 liters yung naka-prepare natin na tubig. Ayan.
nagsisimula na ulit siyang lumapot. So, ibig sabihin, incorporate na naman or na-absorb na naman ni gel yung ating tubig. Ayan. So, next naman natin, no, na ilalagay. So, tignan natin yung kanyang procedure. So, next natin ilalagay ay yung ating mga meron dito yung ating mga foam booster, yung mga antibac. So, papakita ko sa inyo. Ito yung ating decreaser. Ayan. Ito yung ating foam booster. Ayan. Tapos, yeah. Ito naman, yan, yung mga malalaki, maliliit na bote. Meron tayong scent. Ayan, yung lemon scent. Ito yung ating antibac. Next, yung EDTA at yung colorant. Si EDTA, ano ba si EDTA? Si EDTA po, no? Siya po yung nag-a-act as preservatives dito sa ating dishwashing liquid soap. So, ina-extend niya yung shelf life, no, ng ating product. Ayan, si EDTA po yun. Ayan. So, pwede na nating ilagay itong mga ito, no? Pwede na natin siyang ilagay. So, habang mababa pa yung mixture natin, eh, ilagay na natin yung mga maliliit para mamaya, add lang tayo ng add ng water. So, buhos na po muna natin itong scent. Unahin na natin yung scent para may maamoy na tayo. So, ang scent po natin ay lemon. So, ang nilagay natin na scent ay lemon scent. Ayan. So, haluin na natin. So, yung lemon scent nila ay very mild lang, no? So, nagkakaroon na tayo ng mga comparison. Mild lang, pero ano naman siya? Mabango naman. Mabango naman yung pagka-lemon niya. Hindi lang simtapang nung ibang brand. Ayan. So, next na natin isunod yung ating colorant para makita na natin agad magkaroon ng buhay yung ating ginagawa. Ayan. So, ito yung ating colorant. So, again, liquid yung kanilang colorant. Ayan. So, sisimutin natin yung kanilang colorant. So, habang mababa pa yung ating mixture, hindi pa natin nilalagay yung napakaraming tubig, no? Eh, ilagay na natin yung mga maliliit na product. So, lagay na rin natin yung ating antibac. Ayan. Tapos, i-boost na rin natin yung ating EDTA. So, si EDTA, again, siya yung nag-i-increase ng shelf life sa ating mixture. And dahil masyado nang malapot, add muna tayo ng konting water. Halo-halo lang, halo-halo lang. No, nung nag-add tayo ng water ay medyo lumabnaw at habang hinahalo natin ay mapapansin natin no, unti-unti ulit siyang lumalapot. So, ibig sabihin na absorb ulit yung water na ating inilagay. So, malapot na ulit siya. Mag-add ulit tayo. So, next naman nating ilagay ay yung ating degreaser o ito yung ating anti-sebo. Ayan, so, check nyo, ganito yung kanilang kulay, transparent. So, ito yung kanilang degreaser.
So, ang gagawin natin, takpan lang natin, tapos itaog natin para masimot natin mamaya yung laman nito. Tapos, next natin ilagay yung ating foam booster. Ayan, yung itsura ng kanilang foam booster. So, ilagay na rin natin. So, napansin ko yung foam booster nila ay malabnaw. So, check na lang natin yung kalalabasan itong ating mixture. Nailagay na natin lahat ng mga dapat ilagay. Nailagay na natin yung SLES gel, yung foam booster, yung kanilang antibac, yung kanilang EDTA, yung kanilang so, dito, yung antibac, yan, yung colorant, yung scent. So, may nakalagay dito, 10 grams preservatives daw, pero wala naman dito sa ating isang set. Tapos, yung kanilang labs. Yung labs ay yung decreaser. Yan. So, ang natitira na lang ay yung natitirang tubig at yung kalahati ng sodium chloride. No? So, ilagay na natin yung iba pang tubig. Boost na natin. So, hindi pa natin na ibubuhos lahat ng tubig natin. Halu-haluin muna natin ito. Kung mapapansin nyo ay lumabnaw na naman siya. Pero halu-haluin lang natin siya ulit. Ayan. Tapos habang naghahalo kayo, sasalat-salatin nyo yung ilalim. Baka may mga natitira pang hindi nalulusaw. So, sa paghahalo, dapat isang stroke lang para maiwasan natin yung maraming bubbles. Kasi mas maraming bubbles, mas aangat yung ating ginagawang sabon. So, mahihirapan tayo aapaw yan. Ilang liters ba itong timbada? Basta yung milkis mo, 7 liters yun. Ilang ba lang magiging bilang mo? 15. Kasya kaya? Ayun. Okay. Ito pa. Baka tumas yung sabon. Maliit lang pala itong timbada. At kung mapapansin nyo mga kasuki, no, eh malapit nang umapaw itong ating timba. Ayan. So, yung natitira nating mixture ng sodium chloride at tubig at yung mga sinimot natin, no, na mga nasa bote ay sinama na natin dito. So, mag-add on tayo. So, makikita nyo, medyo malabnaw siya. Once na ibinuhos natin yung mixture dito ng sodium chloride at yung part ng water. No? Hello? Hello? Water? So, unti-unti natin, ibuhos to. Yan. So, makikita nyo, ayan yung ating
mixture. So, dahan-dahan natin siyang ibuhos. Ayan. Para lumapot yung ating mixture. So, dahan-dahan lang kasi malapit na siyang umapaw. Ayan. So, hindi ko pa nabubuhos lahat. Nararamdaman ko, lumalapot na yung ating mixture. So, haluin ulit natin to. Ayan. So, dahan-dahan lang. So, kapag kayo ang gagawa mga kasuki, make sure na mas malaki pa yung inyong gagamiting timba. No? So, mas lakihan nyo pa yung timba nyo. So, huwag nyo akong gayahin kasi medyo na-underestimate ko yung laman ng ating timba. So, saktong-sakto lang ito. So, sana huwag siyang umapaw. Kaya dinadahan-dahan ko. So, once naman na lumapot ito, eh, ayan. Ayan na nga, dahan-dahan na nga siyang lumalapot. So, buhos pa natin ito. Ayan. So, ayan, nakikita nyo ba? Na, ayan, so na, malapot na siya. Ayan, at konti na lang, aapaw na siya. So, konting maling galaw ko lang, aapaw na siya. So, ayan na nga. So, ang gagawin ko na lang ay, dahil nga apaw na siya, no? So, pabababain ko na lang muna yung kanyang bula bago ko i-add itong ating natitirang water at sodium chloride. So, ang gagawin ko ay i-boos ko na lang muna siya ng unti-unti. So, mamaya ay i-add ko na lang itong natitirang konting-konti, no? I-add ko na lang mamaya pag bumaba na yung bula ng ating sabon. So, ayan mga kasuki, kitang-kita nyo, no? Punong-puno yung ating timba. Ayan. So, dito sa mixture na ito, no? Eh, nakagawa tayo ng 15 liters na, yun naman yung kanyang kiniklaim, no? So, ito ay good to make 15 liters daw. Ayan. So, nag-add tayo ng 14 liters na tubig at hindi kinaya ng ating timba. May natira pang konting-konte, no? May natira pang mga humigit-kumulang, no? Siguro mga, ano, mga 250 grams na lang, no? Yung natira. Or 250 liters, ayan. So, hindi ko na siya masyadong binuhos pa dito. Mamaya ko na lang siya ibubuhos pag medyo humupa na ng konti yung ating bula. So, ayan. So, yung ating binili na isang kit, nagkakahalaga ng 300 pesos, no? Eh, makakagawa ka na ng punong-puno ito, no? Punong-puno yung ating timba. Makakagawa ka na ng isang timbang puno. Puno ito, as in literal na puno. Dahil may natitira pa tayong tubig dito, no? So, ayan mga kasuki, no? Pag humupa na itong bula, ayan. So, pag humupa na siya, eh, tsaka na natin ilalagay yung ating natitirang tubig. Ayan. Maapaw siya. So, dahan-dahanin natin ng halo. Ayan. So, kapag kayo gagawa, no, ng sabon, make sure na mas malaki yung inyong lalagyanan. So, na-underestimate ko itong ating timba, no. So, saktong-sakto lang pala itong ating timba. So, dapat pala yung mas malaki pa ang aking ginamit. So, again and again, pakita natin yung aking mukha. So, again, mga kasuki, ayan, ipapakita ko ang aking mukha. So, isingit natin ang aking mukha, again, sa halagang 300 pesos, again, sa halagang 300 pesos, mga kasuki, meron ka ng isang puno, as in literal, na isang puno, no, ng timbang sabon, no, ayan.
So, ang ganda nung kanyang consistency, no. Hindi ko pa nailalagay yung last part, no, yung may natitira pa akong solution ng sodium chloride. Eh nakita ko na malapot na yung kanyang mixture. Ayan. So, again, sa halagang 300 pesos, eh makakagawa ka ng kasuki ng isang timbang puno, no, ng dishwashing liquid soap sa halagang 300 pesos. So, magkano lumalabas yon? So, ang ito ay nasa 15 liters, no, yung magiging yield mo. So, 300 divided by 15 liters, yun ang iyong puhunan. So, magkano yun? 300 divided by 15, kung di ako nagkakamali, nasa 20 pesos, tama ba? So, lalagay ko na lang sa screen yung tamang kwenta, no, kung di ako nagkakamali, no. Sa halagang 300 pesos, meron ka ng 15 liters, no, ng dishwashing liquid soap. At again and again, maraming salamat po. Road to 10K na po tayo, no, sa mga subscribers ko, sa aking mga kasuki. Maraming salamat. At kung saan ko ito nabili, eh makikita nyo po sa description box, no. Pwede ko ilagay sa taas at ilalagay ko rin syempre sa baba sa description box kung saan ko siya nabili. Again, no, kay Everlight Chemicolor Enterprises ko siya nabili, no. Sa halagang 300 pesos mga kasuki, meron ka ng 15 liters na dishwashing liquid soap. And available siya ng lemon tsaka calamansi. So lemon muna yung aking ginawa, no. Sa mga susunod na araw, eh gagawin ko rin yung mga ganun, no. At kung interesado ka mga kasuki, no, kung ikaw ay masyadong malayo, akyat na muna ako, wait lang, nangangawit ako. Ayan. So again mga kasuki, no, kung ikaw ay interesado, no, sa pagbili ng kit ni Everlight, no, kung ikaw ay malapit sa Manila, ayan, kung ikaw ay malapit sa Manila, pwedeng-pwede mo nang lakarin, no. Punta kayo sa kanilang shop. So, bili kayo ng isang kit, no, or kung ilang kit ang gusto niyong bilhin. So, nagkakahalaga lang siya ng 300 pesos. Kung ikaw naman ay nasa probinsya, napakalayo, ayan. So, may option naman po kayo. So, bala ko po ay mag-resell. So, kung gusto niyo lang, no, pwede ko po itong ilagay sa aking Shopee shop. Ayan. Kung interesado po kayo, ayan. So, pwede po ako mag-resell. At, syempre, kung gagawa po kayo ng dishwashing liquid soap, eh, pwede ko rin po kayong ma-offeran. Ayan. So, gumagawa rin po ako ng stickers. Ayan. Pang-label sa inyong mga produkto. So, gaya nga po nito. Ayan. So, naisingit po talaga yung ating stickers. Ayan. So, gaya nga nito, no. Kung ikaw ay merong, halimbawa, ikaw ay merong, naglagay ka na, no, ng litro-litro, no, sa bote ng dishwashing liquid soap. Siyempre, mahalaga na ikaw ay merong label, no, stickers. At siyempre, mahalaga din na ang stickers mo ay hindi nabubura. Kaya naman, pwede kong i-offer sa inyo, no, yung available po ang sticker labels, no, personalized sticker labels sa aking Shopee shop. Lalagay ko po sa baba yung aking description link, no, sa yung link ng aking shop, no. So, wag po kayong mamblema kung wala pa kayong layout, kung nagsisimula pa lang kayo. Nag-o-offer po ako ng free layout sa mga gustong magpagawa ng stickers, no? At kung meron naman na kayong layout, eh, mas maganda po yun. Mas mabilis ko pong maisi-ship. So, pagka-print, ship na po kaagad, no? So, again, sa mga nagpapagawa po ng stickers sa akin, ang ship po ng mga courier ay from Monday to Friday. Ayan. Tapos, sa ngayon po, eh, nagkakaproblema kami sa linya ng PLDT. So, nasira po yung box ng PLDT sa aming poste. Kaya, medyo matatagalan pa, no? Hirap na hirap ako ngayon sa net, no? Sa data. So, hindi ko nga alam kung may i-upload ko ba to o hindi. Dahil, data or cellphone data lang yung aking gagamitin. Ayan. So, again and again, maraming salamat po. Ayan. So, happy 10K subscribers na po tayo mga kasuki. Siguro pag napanood nyo ang video ito ay naka 10K na po siguro ako, no? So kanina kasi ay nasa 9,976 na, kaya advance lang tayo mag-isip. Siguro sa araw na ma-post ko ang video ito ay happy 10K subscribers na po. So again mga kasuki, maraming salamat po. At handog ko po sa inyo ang video ito, no? Mas maganda po yung marami kayong option, no? Kung malapit kayo sa Cubao, pwede kayong magpunta kay Moms, kay Mom Cares, ayan. Kung malapit naman kayo, kung malalayo naman kayo, pwede kayong umorder sa Lazada. At kung malapit naman kayo sa Manila, eh pwede rin naman kayong magpunta kay Everlight, ayan. So again, ano-ano ba ang mga pagkakaiba nila? Si Mom Cares ay nasa high-end type. At ang yield niya ay nasa 12 to 14 liters din, ayan. So depende. Tapos, yung nasa Lazada naman ay nasa 12 liters yung kanyang yield.
At eto naman, no, ang yield naman nito ay nasa 15 liters. So, kung makikita nyo nga, punong-puno yung ating timba. Ayan. So, sa halagang 300 mga kasuki, meron ka ng 15 liters na dishwashing liquid soap. So, again, maraming salamat po mga kasuki. Bye!